Hello guys, so ito na guys yung sabi ko sa inyo guys na part 2 na magbibideo ako guys ng mga puno na namumulaklak. So dito lang yan guys makikita sa South Korea. So ganito kaganda ang South Korea guys sa panahon ng tagsibol or spring. Ayan, napakaganda talaga guys oh. So yung ibang makikita nyo na wala pang mga bulaklak na yan, huli yan sa pag ano. Oh, malaki. Ayan, oh, napakaganda, oh, yan. So, dito tayo, guys, sa tabi ng daan, ayan, oh. Halos lahat makikita nyo dito sa South Korea sa panahon ngayon ng tagsibol ay napakaganda. Halos lahat, kahit saan ka lang tumingin, mabulaklak talaga. Ayan, oh, si Harabuji, yung grandfather. Harabuji ang tawag dito, guys. Nag-ano siya, oh. Dito sa puno. Ayan, tumitingin din sa mga magagandang bulaklak. Ayan. Napakaganda. So mamaya, magpunta tayo din doon sa kabila para mag-videos tayo. So, ito guys, pag mapanood nyo to, parang nakapunta lang din kayo dito sa South Korea. Ayan. Mag-ikot-ikot muna tayo dito, guys. Ipapashell ko kayo. May magpunta tayo doon sa kabila sa main park nila kasi para makapasyal din kayo doon. Mabuti ngayon maganda ang panahon guys, kahit na ano medyo malamig lang konti kahit na umaaraw dahil sa hangin. So dito sa kabila tingnan natin, oh yun, maganda din yung ano, yung mga puno dyan, namumulaklak din oh. So yung iba na yan, huli yan, huli na mamulaklak. Kasi dito kasi sa South Korea guys, una talaga yan mamulaklak. So napakaganda talaga yung mga bulaklak na yan. At sunod na yan, mga dahon na yan. So ngayon, kailangan makakuha tayo ng mga videos na namumulaklak kasi pag time na sa trabaho, busy na sa trabaho, hindi na tayo makapag kuha ng videos na yan. So hindi natin alam, baka malalaglag ng mga ano na yan sa mga susunod na araw. So wala na tayong makuhang mga magagandang bulaklak na yan. Kasi yan lang naman yung inaabangan ng karamihan dito eh, yung pagkaroon ng mga bulaklak. Ayan. Ang ganda oh. Ikot-ikot lang tayo guys. Ito mga building na yan eh. Ayan. Yan, ganito lang kalalaki yung mga building dito. Iba sa atin dyan na sobrang lalaki. So, kasi hindi naman masyadong yung mga ano nila kasi dito. Yung mga building nila dito. Hindi naman kalakihan. Ganyan. Parang karamihan dito mga parang convenience store lang eh. Ito yung mga puno nila, o tingnan nyo, puro lahat yan bulaklak.
O yung bata, oh, naghihintay yan na matatawid sa kabila. Hindi niya nakita na nagsistart na yung ano na pwede na siya magtawid. So, stop muna natin guys. Punta tayo sa kabila.